Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulechon. Tayo na lang dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, Chinese Navy tanker na magsusupply sana para sa China Coast Guard, hinarang ng US Navy sa SCS. At yun, paalala lamang, ito yung reaction video lamang. Ang naman sa mga salaraon dito, bahagi lamang na ating reaction video. At yun, play na natin. Iniulat na napili umano ng Philippine Air Force na bilhin ang KF-21 stealth fighter aircraft ng South Korea at ito ay bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines para sa nasabing serbisyo. Sinabi ng Philippine Air Force na balak nilang bumili ng isang squadron ng KF-21 Burame fighter aircraft kapag nakumpleto na ang mga ginagawa nitong flight test sa South Korea at sinabi na malakas umano ang mga capabilities nito kumpara sa ibang mga fighter jets. Ang KF-21 Burame na dating kilala bilang KFX, isang South Korean-led na fighter aircraft development program na may layuning makapag-produce ng isang advanced na multi-role fighter para sa South Korean at Indonesian Air Force. Ang airframe ng KF-21 ay mas stealthier kaysa sa anumang fourth generation na fighter aircraft, ngunit wala itong kakayahan na magdala ng armas sa loob ng internal bay nito tulad ng mga fifth generation na fighter aircraft, ngunit ang mga internal bays ay posible umanong idagdag sa susunod na development. Dito nga itong fighter jet no, na balak talaga nga bilhin ng ating bansa nga. Itong squadron na KF-21 Burame, isa sa talagang malakas din na panlaban o no, pandepensa nga no, ng South Korea nga no, mga kabalita natin na maaari nga talagang pwede nga makapagbigay ng magandang servisyo no, para sa ating bansa. Na kapag tuluyang magkaroon tayo nito sa ating ginagawang bahagi ng modernization program nga no, ng ating bansa para sa ating Armed Forces of the Philippines. Talagang napakaganda kung magkakaroon tayo nito sa ating bansa dahil lubos yung karagdagang protection na talagang lubos yung karagdagang lakas ng ating bansa upang maprotektahan nga yung ating mga teritoryo laban nga sa bantang pananakop lalong-lalo na ng mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to. Yun, tuloy pa natin. Ito ay matapos iniulat ng Chinese Coast Guard ay patuloy na hinaharas ang mga military personnel ng Pilipinas na naghahatid ng mga supply para sa outpost nito sa Kalayaan Island Group. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa isang ginawang confirmation hearing ng Commission on Appointment. Ito ay kinumpirma ni Brigadier General Charton Sean Garland, ang Deputy Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Appointment tungkol sa sitwasyon ngayon sa Kalayaan Island Group matapos tanungin siya ni Senator J.V. Ejercito. Sinabi niya na patuloy na hinaharas ang mga Philippine troops sa Kalayaan Island Group at kung minsan ang mga probisyon ng ating mga sundalo doon ay laging nadidelay. Depende sa sitwasyon kapag marami ang balita tungkol sa conflict sa West Philippine Sea. Idinagdag niya na karaniwan ang mga Chinese ay napaka-agresibo dahil hindi nila pinapayagan ang mga Philippine ships na pumunta doon. Sa kabila nito, patuloy pa rin umano silang nagtatangka na pumunta sa kalayaan, ngunit kung minsan ang kanilang paglalayag ay lubhang mapanganib. Sinabi naman ni Senator J.V. Ejercito na ang maliit na outpost ng Philippine military sa BRP Sierra Madre sa Ayungin o 2nd Thaumashol ay nasa nakakaawang sitwasyon dahil sa madalas na panggigipit ng mga Chinese.
Idinagdag niya na very supportive ang Senado sa modernization ng AFP, lalo na ang focus ngayon ng presidente ay ang external defense. Hindi natin kayang labanan ang China, ngunit kahit papano ay mayroon dapat tayong minimum credible defense posturing, at nangako siya na patuloy nilang susuportahan ang sandatahang lakas. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na sisimulan na umano ng gobyerno ng Pilipinas ang reklamasyon sa Ayungin Shoal at layo ng bansa na mapalakas ang depensa nito sa West Philippine Sea, at upang magkaroon din ng matinong base ang mga sundalo ng sandatahang lakas sa lugar. Plano ng sandatahang lakas na magtayo ng mga pasilidad sa Ayungin Shoal tulad ng mga warehouse, pantalan at airport upang mapadali ang resupply mission sa lugar, at balak din umanong magtayo ng AFP ng mga radar stations. Ngunit agad namang pinalagan ito ng China at sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Komunistang Bansa na ang plano ng gobyerno ng Pilipinas ay illegal dahil wala umanong karapatan ang bansa na galawin ang Ayungin Shoal. Dito nga mga kabalita natin, yung plano ng ating bansa na tuluyan niya nga talagang maayos, o talagang nga tuluyan natin nga mas mapatibay at talagang mapatatagpa yung ating BRP Sierra Madre, nararapat lamang nga, no, mga kabalita natin, upang lubos na protektahan yung ating mga soberanya o yung ating karagatan nga laban nga sa tila nga babantang pananakop ng mga Chekwang Toonan China nga. Ito nga ay karapat dapat lamang na gawin ng ating bansa dahil atin naman talaga itong teritoryo na to, at hindi nga sa mga Chekwang Toonan. Ito nga galaw at kilos ng ating bansa ay syempre naaayon lamang, no, sa nararapat na tugon, no, ng ating bansa laban nga sa tila nga ba, no, pang-aagaw ng mga Chekwang Toonan ng China nga. Yun, tuloy pa natin. Iginit niya na dapat kansilahin ito ng Pilipinas dahil sigurado umanong tataas ang tensyon sa lugar kapag sinimulan ng Manila ang reklamasyon, at nagbabala si Wang Wenbin na handa ang kanilang bansa na pigilan ito kahit ano pa ang mangyari. Iiniulat ito matapos sinabi ng Chinese military na binalaan nito ang isang barkong pandigma ng Estados Unidos sa pinag-aagawang South China Sea noong nakarang araw, ngunit mabilis naman itong itinanggi ng US military at sinabi na hindi umano ito totoo. Inaangkin ng komunistang bansa ang soberanya ng halos buong South China Sea, isang estratehikong waterway na kung saan trilyong dolyar na kalakal ang dumadaan bawat taon, sa kabila ng isang international court ruling na nagsabing walang legal na batayan ang maritime claim ng China sa lugar. Ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei ay mayroong mga overlapping claims sa nasabing karagatan, habang ang Estados Unidos ay patuloy na nagdi-deploy ng mga warship upang panatilihin ang freedom of navigation at overflight sa lugar. Sinabi ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China ng USS Milius, isang guided missile destroyer, ay illegal umanong pumasok sa paligid ng Paracel Islands na kung saan ay inaangkin din ng Vietnam. Agad umanong nag-organisa ang People's Liberation Army ng mga sea at air forces upang subaybayan at i-monitor ang warship ng US Navy alinsunod sa batas ng China, at binalaan din itong umalis sa lugar ayon kay Chan Junli, ang tagapagsalita ng PLA. Sinabi niya ng barko ng Estados Unidos ay illegal umanong pumasok sa territorial waters ng China dahil hindi ito humingi ng pahintulot mula sa kanilang gobyerno, at isa umano itong banta sa kapayapaan at istabilidad sa rehiyon.
nga mga kabalita natin yung ilang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. Na kung saan yung umano'y napili nga ng ating Philippine Air Force nga. Ito nga stealth fighter aircraft ng South Korea nga. Na kung saan isa nga sa bahagi ng ating modernization program nga. Na kung saan ito nga yung sa ating Armed Forces of the Philippines no. Na talagang magbibigay ng magandang servisyo no. Para sa ating bansa itong mga jet fighter na mula nga sa South Korea. Na talagang lubos ang kapakipakinabang nito. Pag tuluyan natin itong makuha at talagang tuluyang magkaroon yung ating bansa no, na talagang mas makakadagdag at talagang mas mapapalakas pa yung ating puwersa o yung ating pandepensa, lalong-lalo na nga sa mga tangkang pananakop ng mga bansang may balak ng hindi maganda no, sa ating mga teritoryo. At kabilang na itong mga Chekwang to, itong China, na talagang lubos na mababantayan nga ng ating mga jet fighter yung ating mga teritoryo nga. Kung madaragdagan at madaragdagan pa nga, na lubos ngang mapapalakas pa syempre yung ating pagprotekta nga sa ating mga soberanya nga. Kung mas madaragdagan pa nga yung ating mga jet fighter na ngayon nga, ito yung plano ng ating Philippine Armed Forces nga na lubusan nga mas magpalakas at madagdagan pa nga yung ating mga kagamitan katulad na lamang nitong mga jet fighter ng mga kabalita natin. At dyan pa nga yung tila nga ba umano nga talagang binalaan umano itong US Navy ng umano yung mga Chekwang to ng China. Subalit nga sa katotohanan ay hindi nga ito totoo at talagang gumagawa na naman ng panibagong tila nga bataktika o propaganda itong mga Chekwang to itong China. Dahil itong US Navy o itong US talagang hindi rin o papatalo sa mga Chekwang to sa China. Kung talagang gagawin nila yung tila nga ba pagbabanta dito nga sa bahagi ng ating mga teritoryo talagang papalag at papalag itong US at talagang hindi rin sasantuhin itong mga Chekwang to itong China. Dito nga ay naisaad ng US na talagang hindi ito totoo at talagang walang katotohanan yung mga ganyang pagpapahayag nga ng mga Chekwang to ng China. At dito pa nga yung lubhang talagang dapat maprotektahan at talagang yung pagprotekta natin sa ating mga teritoryo ay nararapat lamang at talagang pagpapalakas ng ating pandepensa mga kagamitan na talagang ito ang nararapat ng gawin ng ating bansa. At huwag nga syempre yung mga bansang handa nga tumugon sa ating mga pangangailangan lalong-lalo na sa mga kagamitan. Na pwede natin nga talagang mailagay sa bahagi ng ating mga teritoryo. Ito nga, ang dapat talagang matutukan at mabigyang pansin pa ng ating gobyerno nga. No? At yun pa pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo lang bahala mag-komento sa iba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa PH TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!